Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Vince, maraming salamat. Thank you. Pag-usapan natin ang pelikula mo. Ano ba ang pelikula Ako Si Ninoy? In the beginning, it was a stage play. Back in 2009, I was commissioned by PCCA, the Benigno Aquino Foundation, to write a stage play about Ninoy Aquino, which I did. I did it like a musical. Pero kasi back then, I didn't know the relevance kung bakit ko siya ginagawa. Sabi ko nga, may interview sa akin. May dalawa kasi Tito Boy na klase ng pagiging mabuti at mabait. May mabait na tao, may mabuting tao. Pero magkaiba yon. Pero si Tita Cory, parang mabait at mabuting tao. No, she was very welcoming, she was very humble, and I can vividly remember what she said. Ang sabi niya sa akin, Vince, don't write just about us, write also about our people. So, yun siguro yung nagtulak sa akin para hindi siya maging biopic o bioplay during that time. It was actually a mixture of the past and the present. I have like 11 modern day heroes na naniniwala doon sa layunin, sa prinsipyo, sa idealismo ni Ninoy Aquino, at isinama ko doon sa storya niya. Dito sa material mo, at para ito sa mga kabataan at saka sa mga taong interesado, sino si Ninoy? Ayokong tingnan si Ninoy bilang isang bayani. Parang gusto ko siyang tingnan bilang isang prinsipyo na dapat nating pahalagahan, dapat nating maging modelo o halimbawa, at dapat nating sundan. Kung hindi siya bayani, siya'y isang, sabi mo nga in your words, konsepto. Sa isang bata na hindi ako pamilyar. Hindi ako pamilyar sa kwento, hindi ako pamilyar sa 1983, hindi ako pamilyar sa mga kaganapan noon. Ibabalik ko uli yung fundamental question. Sino siya bilang tao? Sino siya bilang konsepto? Kaya nga, ipinasok ko yung 11 na makaka-relate tayo. Yung OFW, yung doktor, yung guro, yung estudyante, yung senior citizen na maaaring sumalamin sa buhay ni Ninoy. Kasi kailangan natin makarelate dun sa konsepto na nawala, namatay na. Sa iyong pagsasaliksik, bakit kinukonsider si Ninoy Aquino bilang bayani ng marami? Mga kababayan, ako'y natutuwa po. And proud to introduce to you Sendwave, the fee-free remittance app for OFWs and Kababayans living abroad. You know what you do? Use my promo code BOY to receive $10 free credit on your first transfer. Visit the link on the description for more info. Maraming salamat po. Ang pinakamahalaga siguro na kailangan kong sabihin sa'yo, si Ninoy Aquino ay isang trapo din. Nagsimula siyang trapo. Pero ang pinakamahalaga, yung transformation niya nung siya'y nakulong. Nagkaroon siya ng 40-day hunger strike. At nung kanyang pagkakulong sa Laur, question niya ang Panginoon. Question niya ang kanyang existence. At nasabi niya na nawalan siya ng appetite for power. Nandun yan sa kanyang memoirs, nandun yan sa kanyang journal. Kaya nung kanyang, sa Amerika, nung nasa Boston siya, ang tanging sinabi niya, kailangan niyang bumalik sa Pilipinas, hindi para kunin ang pagka-presidente o tumakbo, kundi para ilaan ang nalalabi niyang buhay, mga taon, para ipaglaban ang demokrasya at kalayaan. How much of your movie is based on facts? Well, lahat ng Ninoy Aquino story na tatahi doon sa 11 fictional characters ay totoo. Yan ay pinagsaliksikan ng mga historiador. Yung assassination scene naman namin, kailangan maging totoo. So, nagpatulong ako ng blocking kay Rebecca Quijano, yung star witness, the crying lady. Okay. At siya ang pati audition ng mga artista kasi kailangan kamukhang kamukha. So, kasama namin siyang namimili noon, pati lahat ng damit, hairstyle. Kasama namin si Tita Rebecca, na pati nung shooting namin, kasama namin siya. So, para mas maging makatotohanan yung mga eksena na may kinalaman
kay Sergio Ninoy Aquino. Sa assassination. Sa assassination. Mm. So okay. Sa buong sa eroplano hanggang doon sa tarmac, ando si Tita Rebecca para masigurado na so bahagi yan ng pelikula. Bahagi ng pelikula. Okay. Ano ang nasasakop ng pelikula? Hindi maliban doon hindi sa nakikipag-away ang pelikula. Wala okay. kaming Marcos, wala kaming Imelda. Wala kaming ito ay Vince tungkol Bucket. Because how can you tell the story of Ninoy without the Marcoses? Lahat yan ang tanong sa akin. Kanya lamang natapos na tayo doon sa lahat ng dokumentaryo, sa lahat ng aklat. Gusto ko na munang i-humanize si Ninoy. Kasi ang iniisip ng marami ay itong ako si Ninoy, whether deliberate or not, should not allow political revisionism. Mm-hmm. I'm sure this is not the first time that you're hearing this. Of course. Na pag napanood mo ang pelikula ni Vince Tañada, ayan ang nagsasabi ng kwento ni Ninoy Aquino. Mm-hmm. Ang sinasabi, narinig ko si Senator Jaime Marcos in an interview na for 37 years, hindi kami nagsalita kasi wala namang nakikinig, wala namang gusto makinig sa amin. At saka, wala. We couldn't tell our story. Mm-hmm. We found the right time to be able to tell our story. Mm-hmm. Nagkataon naman na nagkasabay-sabay ang inyong mga pelikula. So, sa aming manunood, para bagang, ito ba'y sagot dito sa isa? Ito ba'y pambalanse doon sa naratibo ng isa? Nasaan ang pelikula mo in this world now? Dito sa world ng mga at least tatlong pelikula kay Joel, yung Oras de Peligro, merong pelikula si Daryl at ikaw naman. Hindi silang nagiging basehan para gumawa ako ng pelikula. Nagkataon no, lamang na napasabay ito. Pwedeng nagkataon, pwedeng sinadya. Pero ang magandang sagot, sinadya na isabay. Ikaw ang sumadya. Pwedeng ako, pwedeng sila. Okay. Kasi ito'y pangalawa sa ginawa kong pelikula. Mm. Yung unang pelikula ang ginawa ko, way back 2016 na isulat ko na yung Katips. At ginawa ko yung pelikula at isinabay ko talaga sa Midin Malacañang. Sinadya kong isabay. Sinadya kong isabay kasi nararamdaman ko na china-challenge tayo ng pelikula na Midin Malacañang at kailangan ito ng kasabay. Kailangan mabigyan ng opsyon ng mga tao kung anong dapat nilang panoorin. Nagtagumpay ka ba doon? Sobra akong nagtagumpay. In what way, Vince? Maraming namulat. Maraming nagpapadala sa akin ng mga sulat. Anda ang sinasabi ay? Na nagbago ang tingin nila sa... At may mga ibang nagsisi. May iba naman na ipaglaban ko raw ang pinagdaanan nila. Sila raw ay mga pamilya ng napaslang noong panahon ng martial law. Yung mga nawala, mga desaparecidos, na ipaglaban ko daw sila. Hindi man lumabas si Marcos doon ay... kasama naman siya sa pag-uusap. Napanood ko ang iyong pelikula. Yes, kasama sa pag-uusap. So, as opposed to Katips, itong ako si Ninoy ay deliberately done just to narrate the story of Ninoy Aquino. Basta po there is proliferation of this information, lalabas at lalabas po ako. August 21 last year, okay. I read in Twitter, in fact, it trended number one in Twitter, yung hashtag Ninoy was a traitor. At nakita ko doon napakaraming tweets, no? Na si Ninoy daw ang mastermind ng Plaza Miranda bombing, si Ninoy daw ang founder ng CPP-NPA, si Cory daw at ang kawangkong nagpapatay kay Ninoy. Sa palagay ko, that actually prompted me. Para sabi ko, i-adapt ko na nga yung play ko na ako si Ninoy. At sinabi ko talaga na isasabay ko sa anniversary ng EDSA People Power na ginawa ko naman. Nauna akong naglabas ang playdate, hindi ko sinabayan si Daryl. Kung ano man ang kanyang playdate, hindi ko inintay, hindi ko talagang inilabas ko siya for the People Power anniversary. So this is an adaptation of the play that you wrote in 2009. If you were to share with us in a few lines kung ano ang iyong pelikula, what would you say? Ito po ay pagdiriwang ng pagkabayani ng bawat Pilipino, hindi lamang ni Ninoy. At ito po ay ginawa, ipapalabas sa panahong kailangan natin ng bayan. May third part ba ito? Pagkatapos ang Katips, ako si Ninoy, meron ka bang pangatlo, pang-apat? Is this going to be a series? Hindi po yun pinuplano, Tito Boy. Nangyayari na lamang. Hindi po ako katulad ni Daryl na tatlo talaga na sinabi niya, in-announce na niya. Ako po kung siguro mayroong... magtutulak sa akin na gawin ang pangatlo, pwede naman. So, this is not produced by?
hindi the Aquino Foundation. This is a production of Vince Tañada. Na nanggaling po sa kinita ng Katips, na ang pinanggalingan naman po ang ginastos ng Katips ay ang pinagsikapan ko bilang abogado sa higit na 20 taon. Yun naman ang iyong day job. Parang ang tunog ng naririnig ko, Vince, ay magiging bahagi ka ng pelikula ko pag aligned ka sa aking paniniwala. Hindi ka kukuha ng artista na hindi aligned sa iyong political beliefs. Hindi naman po political belief, Tito Boy. Meron ako dito mga artista na talaga namang BBM, okay, solid. Siguro pag nakita mo yung cast, makikita mo doon. Pero ang akin naman, siguro yung paniniwala na kailangan magsabi ng katotohanan. Importante yon. Importante yon. Sa naratibo, sa pagkukwento, dapat hindi tayo humihiwalay doon sa katotohanan. Mm. More than just the film, dapat nalalaman din ng sambayanan na si Vince po ay napakatagal ng may theater group. How old is Philippine Stagers? 21 years. But I've been writing for the past 30 years. May Palangka award-winning play, yes, ka. Bangkay. Opo. Bangkay. Tama? Yes. Oo. Sumusulat ako noon pa, nagdidirect ako. Nag-try akong sumulat sa television also when I was in college. Nag-theater ako sa New York. At nagtrabaho ko bilang stage manager sa Estados Unidos. Mm-hmm. Okay. Kanya lamang, ang nanay ko, well, they literally forced me to come back and to finish my legal education. Okay. And as an obedient son, I went back. Kasi naman ang aking pamilya ay mga abogado. Alam mo, Tito Boy, the day after I passed the bar exams, the day after, ha, hindi ko na talaga pinalagpas pa. At isa pa siguro, bully din ako sa nanay ko at sa tatay ko. Tatay ko medyo tahimik naman siya kung anong gustuhin ko. Pero nanay ko medyo talagang pinoforce niya ako mag-aral ng law. But the day after I passed the bar exams, I told my parents that I really need to follow my passion. And that was the time when I established Philippine Stagers. Well, they said that this is not financially rewarding, that this is not a good means for livelihood. But I've been telling them that it's alright for me to be poor in material wealth. But I don't want to be poor in spirit. At ang sagot nila? Naunawaan ka? Nung una, syempre hindi. Pero hanggang yung nanay ko nanunood na at naging instant fan ko na rin. But you wouldn't have survived for 21 years kung hindi rin viable kahit papano ang teatro. I think you've made it to a certain point, not profitable, but enough for you to be able to produce plays for the last 21 years. Nagtuturo po kasi ako. Ako ay isang professor din ng labor laws at humanities sa San Beda. Another sideline. Yes. So, at matagal na po ako nagtuturo since 1997 pa. Siguro, Tito Boy, jaded na ako bilang artist. I have transcended from being an artist to becoming an educator. And that is also the reason why I am actually using theater as a powerful tool to educate our young people. Vince, tuloy-tuloy ito. I mean, tuloy-tuloy ang iyong paggawa na paglikha para sa entablado. Tuloy-tuloy ang paglikha mo. Hindi ba natin alam, but marami pang mga epiphany ang mangyayari sa iyong buhay. Malay natin na mag-udyok sa iyo gumawa pa ng pelikula. You will just listen along the way. Doon ako nagsimula sa teatro. Yun ang tahanan ko. Doon at doon lang ako babalik. What is next? Ano ang aasahan namin? Dula pa rin. Meron akong running play ngayon na iniikot namin sa buong Pilipinas. At, ito ay? Bayani Love. Tungkol ito sa love story ng anim na bayani. Si Lapu-Lapu, si Gabriela Silang, Antonio Luna, Juan Luna, Andres Bonifacio at Jose Rizal. So ito iniikot namin sa buong Pilipinas. We just want to humanize our heroes sa sila ay maaari ring umibig, katulad mo at katulad ko, at hindi sila mga rebulto lamang, at pwede tayo makarelate sa kanila. Vince, maraming salamat. Salamat dito mo. At mabuhay ka. Hi people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.